Hello guys! What's up? It's your Knocknock Diaries and welcome back to my channel! Ayan guys, so, huwag yun napansinin kung tumaba ako kasi tumaba talaga ako this quarantine. And look, my hair, it's really long. So ayan, hindi pa tayo nagpapagupit guys. And I don't know kung kailan ako makakapagpagupit, kung kailan magiging available yung bench fix. But I think if they're gonna be available soon, then makakapag-schedule na ako for haircut. But for now, sombrero muna tayo, okay? Guys, again, please don't forget to like and subscribe to my channel, The Knocknock Diaries, okay? And kung bago lang kayo dito sa channel ko, ayan guys, mag-enjoy kayo kasi ewan ko ba? Ayan, so, alright. Kaya simulan na natin. Magre-review tayo nung Nintendo Switch na bili ko last June to 12 or 15, I think. And within a few weeks, kung talagang worth it ba siya or hindi. So, eto. This one, guys, is nabili ko siya sa Data Blitz. It's Nintendo Switch Lite na color gray. And kung may narinig nga pala kayong zit again, it's aircon namin yan. Ayan, nasa tabi ko siya. Nakatapat talaga ako, guys, kasi super init dito sa bahay namin. Especially now na hindi naman talaga maulan. So, ayun. And, balak ko mamaya pala bumili ng backdrop for sa likod ko. Ayan, kasi parang ang bare ng white. Pero kasi, guys, mas mabilis mag-edit ng video at saka mag-edit ng thumbnail pag white yung background or kahit anong color, basta plain color, okay? Ayan guys, so, are you guys ready? Simulan na natin! Let's go! Guys, ito nga palang Nintendo Switch. Ayan, kumpleto na siya with its pouch na nabili ko sa Lazada. And this is only 380-something sa Lazada to, guys. So, it's really cute kasi match dun sa color ng Switch ko. Ayan, if you're gonna look, take a look. Ayan, it's color gray. So, ayan, and my Switch is color gray, of course. Hindi ko alam kasi, I don't know, it's really nice kasi. And dumating na rin pala yung kanyang casing. Ayan, look. Oh, diba? It's a hard case. And hard case siya, guys. And I ordered it also from Lazada. And this came like a week after ko ma-order. Ayan, guys. And of course, ayan, nalagyan ko na rin siya ng iba pang mga accessories. Like yung paw prints dito. Ayan yung paw prints. Ayan. So, worth it nga ba? Simulan natin ah. So, worth it nga ba talaga ang magkaroon ng Switch Lite? Para sa akin guys, after 3 weeks of having this, for me ah, it's worth it kasi it's portable first of all. Yun nga lang kasi hindi siya nasasaksak sa TV or hindi siya nakakabit sa TV. Syempre guys, Switch, kaya nga siya Switch kasi para mag, alam mo yun, to switch, like, hindi ko ma-explain eh. Basta, para mag-switch, for example, switch ka from TV to handheld gaming, pwede yun. Hindi naman kasi ako talaga like super gamer na. Kunwari pag may labas na bagong game, kailangan kong tapusin to like within a few hours or within a few days, ganyan. No, hindi ako ganun na gamer guys. Like I do play games pero hindi yung tipong mabilisan or kailangan maging tutok ako sa game or what. Kasi syempre I'm also working and sometimes I don't have time to play games, sometimes I have time to play games. Depende yun sa gano'ng kahaba yung break time ko, kung gano'ng katagal yung off ko, or what. Pero, this is just to de-stress, you know, para lang ma-de-stress kayo. Kasi, syempre, if you're gonna be like, so damn stressful sa work mo, you also have to have a, parang alam mo yun, me time, quality time for yourself, na at least malam makapag-game ka. So, maliban sa Mobile Legends talaga kong ginagawa. And kasi medyo nasasawa na ako sa iPhone ko, so we're gonna go with the Switch Lite. So, ayan guys, medyo magulo yung buhok ko. I'm so sorry. Huwag nyo nang pansinin yan kasi hindi pa ako napapagupit. But, makapagupit na talaga tayo sa susunod. Ayan, guys, so far, nag-e-enjoy ako sa kanya. Alam mo yung, like, every freaking day, hindi ko siya laging binibitawan. Kahit nagpunta ako ng office, guys, pag break time ko or what, I make sure na naglalaro ako. Kasi parang, oh my god, it's so freaking addicting. Lalo na yung Animal Crossing. And, it's really, really a nice game. Actually, maraming games ang Nintendo. Before kasi, I have Game Boy, I have PlayStations, all that kinds of stuff. Pero nagsawa ako. But this time, I think this time, this one's a lot better. I mean, the games are improved. Yung graphics are already improved. This small device right here,
can have a really nice graphics. Kahit na maliit lang siya, it's very, very portable. At the same time, maganda yung quality ng mga graphics niya. Especially yung like Zelda Breath of the Wild, The Witcher, or other Nintendo games. It's really, really awesome. And, syempre, nasa sa inyo pa rin yun kung if you're going to buy the light or the big one. Kasi, if you guys are just staying at home, especially those people who are working at home, then probably you guys should need to buy yung malaking switch or the bigger switch, which is the V2, of course, the V2. And, alam mo yun, kasi if you guys are more of like playing with your families, friends, you know, inside your house, then probably the V2 is. Pero pag in regards for if you are always traveling like me, going some places, you know, pumunta sa office, papasok sa work. So I think it's better if like this. Kasi kung itong Switch Lite, it's really compact man tawag doon. Basta yun. And portable. And magaan lang siya. Hindi siya ganun kapigat. So, and makakapag-play ka pa rin ng mga, you know, favorite games mo ng kagaya ng sa normal Switch. Of course, may mga accessories pa rin man siya. Although, yun nga lang, syempre, meron pa rin siyang kaibahan din sa normal Switch, which is wala siyang stand sa likod, yung Joy-Cons niya are like hindi removable. But kung kagaya ko kayo na solo gaming o mga ganang bagay, more of RPG and all the kinds of stuff, then ito yung kukunin niyo. It's really nice actually. I love this Switch. Umaga, tanghali, gabi, syempre may kailangan goal ako tapusin for Animal Crossing and other you know games ko yun. Pero hindi naman ako like nag-a-addict or what for gaming. Yun lang, syempre, it's for leisure purposes, I think, yun. Pag wala akong ginagawa, of course, pag sawang-sawan ako sa Netflix, ayan, Switch tayo, guys. And my favorite games right here, I'll show ya. Wait, I'm gonna unlock this Switch. Okay, so ayan, if you guys can see, nagre-reflect yung ring light, but the games that I have right here on my Switch, whoops, wait, hold on, is, first of all, it's Animal Crossing, guys. You guys need to download Animal Crossing. Kung gusto niyo akong makalaro sa Animal Crossing at kung gusto niyo bumisita sa island ko na wala pang masyadong ganap, at me. Dito yung friend request or friend code ko, okay? And guys, kahingi naman ako ng mga DIY niya, like TVs or other stuff. Kailangan ko talagang para mapagawa ko na yung bahay ko, okay? And I just downloaded Arena of Valor. I think we do have that as well in Android and as well in iPhone. Paladins, I don't know how to say that, Paladins or something like that. Meta Champions, Dauntless, this is parang ano, yung game na more of killing beasts or all that kind of stuff. It's really nice. Of course, I got One Piece. From my friend, of course, ang maganda kasi sa Nintendo Switch, guys. If ever na my friend kayo na bumili ng game or what, pwede niyang i-share. Pero syempre, there's some instances na hindi siya gagana. There's some instances na kagaya ko na yung account ng kaibigan ko is nilagay ko rin dito, of course, as a secondary account, Nintendo account. And gumagana yung mga games niya na na-download niya na before and na-purchase niya. So, I'm very, very pretty much lucky, no? Okay, guys. So, ayan. And then, of course, Fortnite, it's like Call of Duty, but quite, you know, mas maganda or minsan nakakalito. Pero ginagawa ko pa rin siya, tinatry ko pa rin siya kasi there are times na nakakalito yung controls, all the kinds of stuff. Pero sana yun lang yan. Of course, Zelda Breath of the Wild. Ayan, medyo hindi pa ako nakakalayo-layo dito kasi focus ako more of Animal Crossing. Kasi sa Animal Crossing ngayon, guys, is marunong na akong mag terraforming. So, ayun, terraforming means pwede ka na mag-edit ng island mo, like maglagay ng waterfalls, maglagay ng mga kung ano-anong mga cliffs, all that kind of stuff. So, I am more focused ako dyan. So, medyo nababaling yung focus ko of Animal Crossing rather than the other games. But, of course, I also wanted to play other games as well. Medyo nagsasawan ako ng konti sa Animal Crossing. And of course, Naruto Season 4, I think. This is Season 4? Yeah. Storm 4, not Season 4, Storm 4. Ayun, guys. Ayun lang. It's, yun lang ang gusto kong sabihin na I really love the Switch Lite for me kasi it really suits my personality. Okay. It really suits
my lifestyle well kasi lagi naman ako wala sa bahay. But kung gusto ko rin naman kasi ng gaming console, of course, I would like to go with the PlayStation 5. Ayan, kasi kaya nga Switch Lite yung binili ko kasi someday, pag nag-launch na yung PlayStation 5, of course, yan ang pag-iipon na natin ngayon, guys. So, kaya ako nagtatrabaho na marangal. Ayan, guys. So, again, mag-thank ko lang ako sa lahat ng bumati sa akin ng birthday ko, guys. Thank you all so much. You really made my day. Those heartwarming greetings. Super, super thank you, guys. I do really appreciate it. I know na matagal na yung birthday ko. It was like a couple of days ago. Pero, ayan, hindi ko kasi kayo lahat napasalamatan. Yung iba, hindi ko pa nare-replyan. Ayan, kasi medyo busy din talaga ako nowadays. But, ayan, thank you, thank you, thank you so much. And please, again, guys, if you, you know, like this video, I hope you like this video, okay? Kasi sa susunod, mag-food review na naman tayo, maliban sa tech review, kasi hindi naman ako masyadong techie. But, ayan, I hope you guys enjoy this. I hope you guys, kung gusto niyo bumili ng Switch, then we can go ahead and play with, you know, play here and add niyo lang ako sa online friend code, okay? And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Please click the notification bell as well for liking updates sa videos ko. And again, guys, this is your Dr. Diary saying goodbye for now. Nog nog! And bye for now. See ya! Bye!